Yun. So ito na nga mga kaibigan, si Fritz Diaz, si Mayor Fritz Diaz ay nagsalita na tungkol dun sa mga issue na ibinabato sa kanya ng mga tagusuporta ng mga Tebes. Ano-ano yung mga issue? Unang-una, yung itong si Mayor Fritz Diaz daw ay galit sa online sabong, pero sabongero pala. Ayun yung sabi ng mga vloggers ng mga Tebes o mga sumusuporta sa mga Tebes. So, yun yung unang issue. Pangalawang issue, meron din ako nakikitang mga post ng vlogger na ito raw si Mayor Fritz Diaz ay kasama sa listahan ng mga ano, ng mga drug lord. Doon sa listahan ni Presidente Duterte dati na sangkot sa droga. O yan, mga kaibigan. At meron pa isa. Pinagbibintangan si Mayor Fritz Diaz na isang smuggler. O yan. So napakaraming issue mga kaibigan na ibinabato dito kay Mayor Fritz Diaz. Bakit nga ba tinitira ito si Mayor? Kasi nga, itong si Mayor Fritz Diaz ay taga-suporta ng pinaslang na si Governor Degamo at napakarami niyang mga sinasabi. Ang dami niyang ibinubulgar sa mga ano, mga nagawang mga katulonggisan ng mga Tebes diyan sa kanilang probinsya sa Negros Oriental. Kaya naman, syempre, itong grupo na sumusuporta kay Tebes, syempre, to the rescue. At talagang titirahin nila itong mga ito, yung mga taga-suporta ng Degamo. At sumisira dun sa kanilang idol na si Tebes. So, kaya nga, sinasabi nung iba na bayaran, di umano, itong mga vloggers na sumusuporta kay Tebes. So, hindi naman po yung kumpirmado, ilang po ay sinasabi. Ng mga taga-suporta ng Degamo. Ganon din ang sinabi ni Mayor Janice Degamo at itong si Mayor Fritz Diaz. So, itong issue mga kaibigan, yung lahat ng binanggit ko, pinabulaanan ni Mayor Fritz Diaz. Dito maririnig natin, ano ba talaga? Sabongero ba talaga si Mayor? Mahilig ba siya sa manok? Bakit pa siya galit sa online sabong? At siya ba talaga ay sangkot sa droga? O gaya nung sinabi ng ibang vlogger na nasa listahan daw siya ni Presidente Duterte. At ano ba? Sangkot ba siya sa smuggling? Smuggler ba ito si Mayor Fritz Diaz? So lahat ng yan mga kaibigan ay sinagot ni Mayor dito sa mapapanood natin video. So huwag na nating patagalin. Gustong gusto na nating malaman ano ba talaga totoo. So ito. Let's watch this. Yung mga nakitang pinupost na nagsasabong si Mayor Fritz, totoo yan. Post naman namin yun kasi breeder kami. Meaning to say breeder is nagbibenta din kami ng mga fighting cock sa national government. But ang sabi nila, anti-illegal gambling tapos nag-gambling, di ba? Online sabong is very different from cockfighting. Because cockfighting is only on the scheduled time. It's on a local government code that it will be every Sunday or any holiday as given by permit by the local government. Diba? Nasa batas yan. If I'm not mistaken, tatay pa ng presidente natin ang gumawa ng presidential decree. PD ng batas na yan. And hindi nila ako. The whole Negros Oriental, marami kami. And in the Philippines, because in Negros Oriental, also in Bacolod, we are known as breeders of cockfighting. Cockfighting breeders. Kaya, lahat ng pinupost nila, it's not a surprise. Pero ito lang masabi ko, we are not defensive. Pero ito lang, daming pinupost doon, di ba? Hanggang ngayon, walang kaso ni isa si Mayor Fritz. At sinasabi ko yan dati, if I have a case on corruption, on smuggling, mag-resign ako. If totoo yung sinabi nyo, mag-resign nila nang naninira sa atin, I will resign. I don't have any case
ngayon sa korte on corruption, on, no, yun, sinasabi nila, smuggling at saka drugs. Now, sa drugs, alam na ni Negros Oriental sinong nagda-drugs. Okay? Yung mga baho po nila ang binibigay sa atin. Wala na si Gob, ako na naman ngayon. Pati kay Janice. Kayo kay Janice naman is very foul. Pero sana hindi nanood na lang si Janice. Kasi ako kasi walang problema, sanay kami. Sabi ko nga, yung pag-voice out ko, we are very advanced kung anong mangyayari. Now, this is ang inaano lang namin na matapos na yung patayan sa Negros Oriental. For those people not from Negros Oriental, yung bihira lang ang nakakaintindi ng sentiments namin. Maybe some people of Mindanao, kasi lamin taga Mindanao, Mayor, taga Mindanao kami, taga Zamboanga kami, we support you. Mayor, supporta kami sa likod nyo kami. Kasi nafe-feel nila na gusto namin ng matiwasay at walang patayan at walang nag-Diyos-Diyosan na lugar. And it so happened, Teves is more than God. Sa paningin nila, more than God sila dito sa Negros Oriental. Kaya nafe-feel nila. Wala kami pakialam sa ano ba yung mga kumikinikita ng mga vlogger, mga ganyan. Hindi kami vlogger. Wala kami pakialam sa mga kita-kita dyan. Kung may kumikita dito, salamat kung may kita sa mga IT na yun namin, ang mga ano namin dito. Diba? Pero sa mga nagpipick up ng mga lines namin at saka sa live namin, kung sino nagpick up, thank you very much because you help us to spread it at para umaabot naman talaga sa lahat ng mga tao sa nasyonal. When they say, I'm a smuggler like that, ilang beses na pinangalanan ng Senate hearing, iba-ibang administrasyon. Kung sino ang mga smuggler sa Pilipinas, never kayo naka-heard ng Mayor Fritz Diaz. Di ba? Never kayo maka-heard. Wala kayong narinig na ganun ang pamumuhay natin. On drugs, never kayong narinig na sinabi ni President Rodrigo Duterte yun. Lahat ginagawa nila pero never. Yung mga gawa video-video, never. Sabi ko nga, mag-resign ako pag sinabi yun. Ang sinabi ni Presidente, si Mayor Maki, kanya Maki, na tao ng mga Teves. Yun ang sinabi ni Presidente. We will get that clip and we will post it in our page. Yun ang sinabi. Walang Mayor Fritz Diaz kasi mahirap lang kami dati, hindi kami sanay kumikita ng pera na illegal. Pero proud kami kasi kahit ganito yung status namin, hindi kami tulad ng ibang politiko, example dito sa Shaton, na ang ginawang santo nila, itong mga Teves. Kasi they are after the money of Teves, the protection of Teves, and they are after sa pag-a-abuse ng mga Teves, na sabihin yung mga voter sa Shaton, pag hindi kayo nag-vote sa amin, patay kayo sa mga Teves. They are like, these politicians in Shaton are exactly the new parasites of this time. Itong millennium na to, ito yung mga parasites. Ito yung mag-chu-chu-chu-chu sa mga Teves. Para ang daming mamatay. Di ba? So, hindi lang dito sa Shaton yan. Sa Santa Bayabas, I will not name names now. Pero sa susunod kong live, ini-names ko. Sabihin ko na yung mga names. Kasi baka masabi namin sa Senate hearing to. Pero we will not go into the detail of killing because nasa court na yon. So ang sabihin lang namin, ang direction namin sa Senate hearing,
itong pagkontrol ng mga Teves sa mga tao na wala ng right yung mga tao na mabuhay, wala ng right yung mga tao na pumili, wala ng mga right ang mga tao to choose what they want. At they are always afraid kung Teves na magsabi, takot na tong mga tao because talaga namang 100% pinapapatay at marami nang namamatay. Oh. Sa mga nag-advise sa akin, hindi ako galit ngayon. I'm trying to explain. Now, sabihin ko sa inyo na itong gambling, online gambling, different to sa every Sunday na gambling, na sabong. Kasi nasa legal yun eh. Diba? Itong online gambling, ito yung sa cellphone na kahit bata, pwede magsugal, 24 hours sugal, hindi matapos-tapos. Walang pahinga. Ito yung illegal gambling na pinapatigil ng presidente at hindi pa tumitigil itong mga Teves. At dito sa Dumaguete, itong tao ni Axel, if I'm not mistaken, si Ram o si Christopher ba to? You are on our radar. Now, I'll advocate myself to go after these people. Prangkahanin na kaning ilang hunahuna, pamulitik ka. Layo pa kay eleksyon. 2 years pa man siguro ang eleksyon. 2 years pa man siguro ang eleksyon. Ang inyong hunahunaon, ang inyong tang quality of life, sigurado ko 100%, every time kinsay na peace of mind na to karon, kami na ami peace of mind. 100% kamo mga Teves karon. 100%. Lisod yung mga tolo. Hirap kayong gumising din. I'm sure you are bothered. You are so bothered right now because sa mga ginagawa nyo, dumating na yung time na kinatatakutan nyo. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.